Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ginugunita natin ang kapistahan ng isang martir, si San Maximilian Kolbe, isang paring Franciscano, at isa sa mga nung panahong yon ay nakulong sa concentration camp ng mga Hudiyo. Sa kanyang kabanalan at buhay bilang isang pari, inilapit niya at pinalaganap ang debosyon na mahalin lalo ang mahal na Birhen Maria at maraming kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng pagdalangin at paghingi ng tulong sa mahal na ina at pagmamahal sa kanya. At nung dumating ang sandali na inialay niya ang kanyang buhay, kapalit ng buhay ng isang kasama sa kulungan, hindi siya nag-atubili. At masaya niyang tinanggap ang kamatayan, kapalit ng kalayaan ng isang kapatid at kapwa. Matularan nawa natin ang buhay at kabanalan ni San Maximilian Kolbe sa araw-araw nating buhay at pagsunod sa Diyos at pagsisikap sa kabanalan. Kasama ng lahat ng ating mga panalangin at intensyon na iniaalay sa Diyos sa dambanang ito ng mahal na Santo Padre Pio, tayo'y magpuri at magpasalamat sa Kanya. Aminin natin ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tayo. Ating ipagdasal ang mga may birthday ngayong araw at ngayong buwang ito. Ganon din sa lahat ng mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Sa maraming mga may sakit sa ating pamilya at angkan. Sa mga nasa abroad. Sa ating mga taga-subaybay at sa kanilang intensyon. Sa kaligtasan ng mga naglalakbay araw-araw. Sa lahat ng pinagdaraanan ng ating pamilya. Sa inyong mga negosyo at trabaho, sakripisyo at mga pagsisikap araw-araw, at sa lahat ng mga kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong si San Maximilian Kolbe ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanya
makasunod sa kanyang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhon. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayoy marami na kayo, sindami ng bituin sa langit." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang tanghali po sa inyong lahat. And a blessed Monday to all of you. Salamat po sa inyong pagsimba at pagpunta dito sa ating National Shrine ng St. Padre Pio. Mga kapatid, may mga tao at malamang sa atin ding sarili, pansinin natin minsan na padalos-dalos magdesisyon, padalos-dalos magsalita. At yung bagang walang pakundangan. Idikit na natin dyan yung mainitin ang ulo. Walang konsiderasyon. O kaya ay tawag dito, insensitive. Pero meron din naman noong iniisip muna ang sasabihin bago magsalita. Para hindi makasakit. Iniisip muna ang desisyon, pinagninilayan, pinagdadasalan. Para hindi makasakit ng damdamin ng iba. Baka may maapakan o may ma-offend. Ang tawag daw po doon, sa pangalawa ay prudence. Prudence. It is one virtue that we should practice and acquire. To be prudent, brothers and sisters. At sa Ebanghelyo ngayon, pinakita yun ng ating Panginoon. Yung kanyang pagiging prudent. Inutusan niya si Pedro na humuli ng isda at magbayad ng buwis nilang dalawa para walang masabi sa kanila. Kahit na hindi obligado ang ating Panginoon na magbayad bilang isang Hudiyo, ay sumunod siya para wala silang masabi sa kanya. Sa makatuwid, ayaw ng Panginoong maka-offend. At pinakita rin niya dito ang kanyang kasunuran at kababaang loob. Question, are we prudent? Do you practice prudence? The way you speak, act, and decide? Mga kapatid, konting konsiderasyon. Ito, naririnig at napapanood ko
hinaing ng isang ordinaryong empleyado, wala man lang konsiderasyon yung aking bossing, o ng isang naghahanap buhay ng marangal sa tabing kalsada, wala man lamang konsiderasyon, konting konsiderasyon naman, mga bossing dyan, konting konsiderasyon sa ibang tao, sa ating kapwa, konting respeto at konsiderasyon sa mga matatanda, sa mga may sakit, sa tao mo, sa nasasakupan mo, lalo na sa nangangailangan. Konting konsiderasyon. Magandang taglayin nating lahat. Let us be prudent, my dear brothers and sisters, at hilingin natin ito sa Diyos. Hari nawa, ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos. Saint Maximilian Kolbe, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang banal na martir na si San Maximilian Kolbe. At ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan, siya'y kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mo na kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus aming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailan mo. O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at si Gilbert, ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, si San Maximilian Kolbe, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong, Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos, turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo.
sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin. Sa amin at huwag mo kami ipaintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuri kailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. God bless you all. Peace be with you. Take care. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Kristo, ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At mapalad tayo na muling tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ay pagbibigat na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig ay walang pagsubalik na ibigay ko na kung tumatakbo salat man ako sa lahat ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig.
ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayang, nang tunay payapan may galak. Sa malab na udyok ng pag-ibig, hinahanap kita sa kikapo. At siya'y tanging tumatanglaw, bituin sa kipatnubay, diwa sa paglalakbay, sandiga lakas at ibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pahibingay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig ay walang pasubalit. Naibigay ko ng lahat, mag-anak kong tumatakbo, salat man ako sa lahat, ang tangi kong yaman ay mabuhay sa Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ang katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, Tagaypetrel Sina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagdahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana,
mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Itin Main Arc Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ika-apat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego o clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa ligot at gilid ng ating simbahan. Ika-lima, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyari sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa August 22 ay pansamantala po munang walang misa ng alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltare event na gaganapin dito sa Pambansang Dambana. Ika-pito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa September 10 ay isasagawa ang operasyon cyst o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Dambana sa pagkikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, mayroong patient screening sa August 19, 26 at September 2. Sabado, araw ng Sabado, simula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ipinaalam din po sa lahat na ngayong August 14, 2023 ay wala po tayong banal na oras sa gabi sapagkat magkakaroon po ng general cleaning ang Pambansang Dambana. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayong lahat, pagpalain at kaawaan ng napakabuti nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo na tayo't huwag magsawang mag-alay ng buhay sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.
humayon at ipahayag kanyang pagaling at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.